Alam naman natin na bilang tao, ang mga babae ang nagbubuntis at nanganganak. At bilang isang lalaki, kakayanin mo ba magbuntis para sa iyong asawa? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Pero bago ko ituloy ang kwento, please huwag po kalimutang mag-subscribe sa akin channel at pindutin ang notification bell para mag-update kayo sa mga bagong kwento at kaalaman na i-upload ko sa channel na to. Maraming salamat po. Sa isang lugar sa Bend, Oregon, ay may mag-asawang nakuha ang atensyon ng buong mundo. Dahil sa halip na babae, ay lalaki ang nagbuntis at nanganak ng 3 beses. Si Thomas Betty na ngayon ay nakatira sa Arizona kasama ang kanyang asawa na si Nancy at ang kanilang 3 anak. Siya ang kauna-unahang lalaking nabuntis at lalaking ina na nanganak ng 3 beses. Sa kabila ng 3 beses na panganganak ay napanatili niya ang kanyang flat na tiyan at magandang katawan na mayroong 6-pack abs. Ang mag-asawa ay lumipat sa Arizona mula sa Bend, Oregon para makaiwas sa mga tao mapanghusga. Sinabi niya na ang kanyang matagumpay na negosyo sa pagprint ng t-shirt ay bumagsak dahil sa nangyari. Sinubukan nilang panatilihin ang mga regular order subalit nawalan sila ng maraming customers dahil sa panghusga. Noong Marso ay nag-file sila ng pagkalugi at desperadong naghanap ng trabaho para maituguyod ang kanilang pamilya. Si Ginoong Betik ay pinanganak bilang isang babae na ang pangalan ay Tracy Lagandino sa Hawaii noong 1974. Ngunit sinasabi niya na lagi niyang nararamdaman na nais niyang maging isang lalaki. Nang siya ay nasa 20s ay nagsimula mag-inject ng testosterone at tinubuan siya ng bigote at naging mababa ang kanyang boses tulad ng sa lalaki at nagbago ang kanyang sexual organ. Noong 2002, nagkaroon siya ng mastectomy at naging legal na lalaki. Ngunit pinili niyang panatilihin ang kanyang ari, matres at iba pang mga babaeng sexual organ upang magkaroon ng anak ang mag-asawa. Dahil ang kanyang asawa na si Nancy ay nagkaroon ng hysterectomy. Matapos ang higit na 8 taon ay itinigil niya ang pag-inom ng testosterone upang siya ay mabuntis. Bagaman, ang ilan sa mga epekto nito kabilang ang buhok sa mukha ay permanente. Bumili ang mag-asawa ng sperm cell mula sa di nagpakilalang donor. At si Mr. Betty ay sumailalim sa artificial na pagbibinhi. Matapos ang ectopic na pagbubuntis na humantong sa emergency surgery, kalaunan siya ay nabuntis. Nagkaroon pa siya ng 2 anak na sunod-sunod. Sa ngayon ay meron na silang bagong negosyo at nakakabangon na mula sa pagkalugi. Ayon sa kanya, meron na sila ngayong bagong kaibigan at mabubuting kapitbahay. Subalit di maiwasan na makilala sila kahit saan sila pumunta. Mabuti na lang at mabubuti ang kanilang mga bagong kapitbahay. Naniniwala sila, nakakayanin nila lahat ng pagsubok basta magkasawa silang mag-asawa. Kaibigan, anong masasabi niyo sa kwentong ito? Tiyak nakapupulutan natin ng aral. Pakilagay na lang po sa comment section. Maraming salamat po.